At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto na, si Full Summary ng Chapter 1078. So tignan na nga natin yan, pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, ay maraming maraming salamat sa paghihintay. So huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito ngayon magsisimula kay Stasi dahil gamit itong kanyang personal na Denden Mushi ay kinontak na ngayon itong si Santomaru at sinabihan niyan na sila Kizaru papunta na rito ngayon sa may Egghead Island at ang plano ay gawing backup itong mga Marines since na yung world government ay masyado nag-iingat sa pagsugod na gagawin dito sa may Egghead Island. So medyo naiilang itong world government dito sa Egghead Island kaya gagamitin pa nila itong ibang Marines sa pagsugod dyan. Pero kaya nila susugurin itong Egghead Island kasi unang-una ay mas marami nang na-research, mas marami nang nalalaman itong sila Dr. Vegapunk kumpara dun sa mga na-discover ng Ohara o ng mga scholars ng Ohara at kaya kailangan nila ng napakalaking pwersa sa pagsugod dito sa Egghead Island ay dahil meron nga raw yan na defense system unlike dun sa Ohara na talagang open field lang, talagang andali lang sugurin. So hindi raw uubra kung normal na buster call lang yung gagawin dito sa may Egghead Island. So ganyang katindi yung gagawing pagwasak dyan sa may Egghead Island. Pero pagkatapos niyan ay talo naman tayo dito sa may side na ng grupo nila Frankie. Dahil etong si Frankie nga ay medyo na para lay siya kasi kalahati nung katawan niya nga nagawa ng bato nung Seraphim na bowa. Pero kahit ganun pa man ay nakakapagsalita pa rin itong si Frankie. Yun nga lang di na talaga siya nakakagalaw. At dito naman sa kabilang banda itong si Pythagoras tinatanong ngayon itong Seraphim na bowa kung sino yung nagbigay sa kanya ng utos para gawin itong mga bagay na to. So dito ay hindi kumibom, di sumagot itong Seraphim na bowa at ang ginawa niya, bigla niyang tinapakan itong si Pythagoras at afternoon ay nagkaroon ng napakalakas o napakalaking pagsabog ngayon dyan. So wala na, parang nasira na yata talaga ng tuluyan itong si Pythagoras dyan. Pero pagkatapos nga nito ay biglang talon niyan dito sa side o sa grupo ni Robin. Dahil yung iba ay habang busy sa paikipaglaban dyan sa Seraphim o sa mga Seraphim, itong si Robin nag-a-analyze siya. At ang sabi nga dito ni Robin na baka may nangyaring masama dito kay Dr. Vegapunk. So kaya ayan, sagot itong si Atlas at ang sabi niya nga rito na merong luma na laboratory na sinealed off matagal na panahon na, sabi niyang ganyan. So abandoned lang nga raw yung laboratory na yon. So kaya ayan, sabi ni Robin, sige kung ganun, silang dalawa ni Chopper, dalhin sila ni Atlas doon sa laboratory na yon. At sa pagkatapos niyan, ay biglang talo naman niyan dito sa side na nila Sanji. Dahil etong si Nami ay hawak-hawak niya na nga sa may mga braso niya etong si Edison. So kasi diba sinira na nga yan nung Seraphim na Jinbei. Pero dito nga sa kabilang banda etong si Sanji, bigla niyang tinayuan, bigla siyang tumayo doon sa harapan nung Seraphim na Jinbei at nagpasuntok siya dito sa Seraphim na Jinbei na to. Pero sa pagkakasuntok nga sa kanya ng Seraphim na Jinbei ay wala nangyari, hindi tinablan etong si Sanji dyan. At so dito biglang sagot etong si Sanji at ang sabi niya nga dito sa may Seraphim na Jinbei, alam raw ba ng Seraphim na Jinbei na to kung bakit hindi tinatablan si Sanji ng mga suntok sa kanya? Yun daw ay dahil ang tawag dyan ay power of love, sabi niya ganyan. So talaga naman si Sanji nagkakagulo-gulo na nga dyan eh, mupuso-puso pa rin. Pero yun, hindi tinatablan si Sanji ng mga pagsuntok ng Seraphim na Jinbei sa kanya. Pero yun pala, bago ko makalimutan, ay sa kabilang banda etong si Brook naman ay naging ghost na nga siya o ginamit niya itong kanyang ability, yung kanyang pagiging ghost at hahanapin niya nga raw ngayon dyan etong si Dr. Vegapunk. At so pagkatapos niyan ay talo naman dito sa side nila Luffy dahil etong mga Seraphim na kalaban nila hindi pa rin nawawala etong mga apoy dyan sa likuran nila kaya talagang medyo nahihirapan etong sila Luffy dyan. But then suddenly ay etong Seraphim na Mihawk biglang naglaho, biglang nawala dyan sa may labanan nila. So kaya dito biglang sagot etong si Rob Lucci at ang sabi niya nga dyan na malamang baka nag-iba ng target etong Seraphim na Mihawk, naghanap siya nung mas mahina ganyan. So ano yun?
yun. Parang biglang natakot sa kanila itong Seraphim na Mihawk na to. Pero ang tuloy nga dito ni Rob Lucci, kaya raw ginawa yan ang Seraphim na Mihawk na to para hindi nga raw makapag-concentrate ng gusto yung mga malakas lumaban sa kanila. So katulad na lang nito nila Luffy ganyan. Kasi nga naman, kung susugurin ito ng Seraphim na Mihawk na to yung mga mahihina, itong sila Luffy, iisipin din eh, aalalahanin yung mga mahihina na yon. So in result, hindi sila makakalaban ng gusto dito makapag-concentrate sa paikipaglaban sa Seraphim na Kuma. At so kaya dahil dyan, etong si Zoro at saka etong si Kaku ay biglang hinabol nila ngayon etong Seraphim na Mihawk para nga pigilan yan sa kung anuman yung pinaplano niyan. Habang dito sa kabilang banda, etong si Luffy at saka etong si Rob Lucci ay tuloy sa paikipaglaban dito naman sa Seraphim na Kuma. At so pagkatapos niyan ay dito na nga nagsimulang magsalita ngayon etong narrator. At ang sabi niya nga rito na eto yung nangyayaring kaguluhan ngayon sa may Egghead Island. Pero etong insidente na to ay nagsimula talaga yan 3 months ago na yung nakakalipas. At then ay dito na nga nagkaroon ngayon ng flashback sa kung ano yung nangyari 3 months ago. At dito yan magsisimula sa may Maridua. Dahil dito ay nakatanggap nga sila ng isang tawag mula sa may Egghead galing sa isang misteryosong tao na naman o sa isang misteryosong karakter. At dito ang sinabi sa kanila ng misteryosong karakter na to na etong si Dr. Vegapunk ay nagre-research patungkol sa may Void Century. So kaya, ang ginawa ng mga nakausap nito ng misteryosong karakter na to ay nagpadala sila ng mga CP agents doon sa may isla ng Egghead Island para nga imbestigahan yan, para mapatunayan kung totoo talaga yung ginagawang research nito ni Dr. Vegapunk patungkol sa may Void Century. Pero, wala nang nakabalik ng mga CP agents galing doon sa may Egghead Island. At eto nga, dahil kasi nga kinulong sila eh, doon sa may Egghead Island, alam naman natin yan. Pero, bigla nga tumawag ulit itong misteryosong karakter at sa pangalawang tawag na ngayon dito sa may Maridua, hiniling niya na makausap niya directly itong 5 elders na natin ngayon. So, sa pakikipag-usap sa kanila ng misteryosong karakter na to, ay dito na convinced na itong 5 elders na itong si Dr. Vegapunk, talagang nag-betray, talagang trinidor na sila. So, kaya nga dahil dyan, ay nag-decide na itong 5 elders na magpadala ng CP0 dyan sa may Egghead Island para nga tapusin o patayin na itong sila Dr. Vegapunk. At to make it sure, just in case na lumaban o pumalag itong sila Dr. Vegapunk sa kanila, ay nag-decide yung isa sa mga 5 elders natin na sumama nga sa pagsugod dyan sa may Egghead Island. At eto na nga yan si Saturn. So kusang loob pala neto ni Saturn na sumama dyan kala Kizaru sa pagsugod sa may Egghead Island. But then pagkatapos nga dyan ay makikita natin na etong si Saturn, etong sila Kizaru, pati na rin etong sila Dal at yung ibang mga battleships na ng mga Marines ay pasugod na papunta na nga dyan sa may Egghead Island. So ang sabi nga rito, yung scale o yung laki ng pwersa na susugod dyan sa may Egghead Island ay kasing laki ng panggera talaga. So ibig sabihin talagang gegarahin nila etong Egghead Island. At sigurado daw na yung insidente yung mangyayari dito sa may Egghead Island ay ikagugulat nga raw yan ng buong mundo. Hindi raw yan may imagine ng buong mundo na ganyan yung insidente yung magaganap sa may Egghead Island. At so pagkatapos niyan ay dito na nga in-reveal sa bandang dulo na etong si York yung traidor at may kitang nakatayo nga siya sa harapan nito ni Dr. Vegapunk. At sinabi nga rin dito na etong si York, yung ambisyon niya o yung gusto niyang mangyari ay gusto niya na maging katulad o maging isang celestial dragon. So yun yung una. At yung pangalawa, gusto niya na siya lang yung nag-iisang matira na Dr. Vegapunk. So nagulat nga dyan etong si Dr. Vegapunk nung marinig niya na eto pala yung mga ambisyon o yung pangarap ni York. So mas nagulat siya nung narinig niya na gusto niya maging celestial dragon na eto ni York. So kakaiba, matindi nga mag-isip etong si York dyan. Pero pagkatapos nga nito, is yan guys, hanggang dito lang itong summary natin ng chapter 1078. So kapag lumabas yung si full chapter nito ay ipepresent ko na lang kagad sa inyo yan. At medyo i-discuss natin ng konti rin yung patungkol dito sa kung ano yung nangyayari nga dyan kay York. At so yun lang naman, at tignan nga natin kung maglalanding na itong sila Kizaru, itong sila Saturn dito sa may Egghead Island. Pero yan nga guys, ay ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.